Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Natitipon tayo bilang isang bayan ng Diyos ngayong ikalawang gabi ng ating pagsisimbang gabi. Ang ating paghahanda para sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Hilingin natin ang biyaya na tunay nating mayakap ang plano ng Diyos, makita ang kanyang pangako at masunod ang kanyang kalooban. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapatin nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin, akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leong nahihimlay, walang mga ngahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sagisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain naway niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain itong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat ay dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Karunungan ng may kapal, tanay yung pangasiwaan, halina't kami turuan. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaak, si Isaak ang ama ni Jacob, na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boos, at naging anak naman ni Boos kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Kapag sinabihan ho tayo ng kaibigan natin, ilista mo yan. Kapag sinabi niya yung mga salitang yon, ano bang ibig sabihin nun? Ilista mo. Kapag nilista, ibig sabihin, hindi lang basta na naisulat, kundi may paalaala. Kaya tayo naglilista ng mga kailangang gawin para hindi natin makakalimutan yung mga gagawin natin. Kaya tayo naglilista ng utang para alam natin kung sino nga habulin natin. Kaya tayo naglilista ng mga kailangang gampanin upang sa gayon hindi mabalibaliktad yung mga gawain at hindi mabalibaliktad din kung sino mga kailangang kausapin. Naglilista tayo para matulungan tayong makaalala. Dahil kahit gaano katalas yung ating isip, nakakalimot din tayo. Kaya nga, di ba, kapag sinabi natin, ilista mo sa tubig, umasa ka, walang kabuluhan yon. Umasa ka, walang katuturan yon. Dahil kapag naglista tayo sa tubig, para bang sinabi, kalimutan mo na yon. Naglilista tayo upang sa gayon matulungan tayong makaalala. Naglilista tayo upang sa gayon hindi tayo makakalimot.
Ngayong gabi, narinig ho natin yung mahabang listahan ng pangalan. Kung nakikinig kayong mabuti at tanungin ko kayo isa-isa, may naalala ba kayong pangalan? Siguro, lumipas na, pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabila, pero nakalista sila. Nakasulat. Nakalista upang hindi makalimutan. Nakalista upang mapaalaala. Nakalista upang sa gayon, lumipas man ng matagal na panahon, hindi sila maisasantabi. Hindi makakalimutan. Pero hindi lang basta yung listahan ng pangalan yung tinitingnan natin ngayong gabing ito. Kung ang listahan ay gabay para sa atin upang makaalaala, kung ang listahan ay kasangkapan para sa atin para hindi makalimot, merong isang pinapaalaala at pinapakita sa atin yung ating ebanghelyo ngayong gabi. Na ang Diyos hindi nakakalimot. Na ang Diyos hindi nakakalimutan ng pangako. Dahil kung tayo'y nakakalimot, kapag nabaon na ng matagal na panahon, minsan kahit ang listahan na itatapon, kahit ang listahan na bubura, kahit ang listahan na aagnas. Pero pinapaalaala sa atin ang ating ebanghelyo ngayon na lumipas man ang matagal na panahon, hindi nakakalimot ang Diyos. Lumipas man ang matagal na panahon, tatlong grupo ng taglalabing apat na taon ay pinaalaala at pinakita pa rin sa atin na tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako ng kaligtasan. Hindi nakakalimot ang Diyos. Lumipas man ang matagal na panahon, mawala man ang listahan, makakaasa tayo, hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. Pero, hindi lang natin basta tinitingnan yung pagkabigay o di kaya katuparan ng pangako ng Panginoon. Dahil yung listahan ng mahabang pangalan na narinig natin ngayong gabi ay hindi paalaala para sa Diyos sa tuparin yung kanyang pangako. Yung listahan ng mahabang pangalan na narinig natin ngayong gabi ay paalaala para sa atin, papaano din ba tayo yayakap dun sa pangako na tinupad ng Diyos? Papaano din ba natin tatanggapin yung pangakong ibinibigay sa atin ng Panginoon? Kung babalikan natin yung mahabang talaan ng mga pangalan, hindi lang basta pangalan yung nandoon, maraming kwento. At sa likod ng mga kwento na yon, hindi lang basta magagandang kwento, nandun din yung mga hindi magagandang kwento, mga masilmuot na kwento, mga sakuna sa kanilang pamilya, sa mga hindi magandang balita tungkol sa kanilang angkan. Ngunit sa kabila ng hindi magagandang karanasan, sa kabila ng mga hindi magagandang ehemplo na kanilang pinagdaanan, patuloy pa rin ibinibigay ng Diyos, patuloy pa rin tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako. Kung hindi nakakalimot ang Diyos, tayo ang nakakalimot. Tayo ang marupok. Tayo ang hindi nakatutupad. Pero habang naglalakbay tayo sa panahon ng Adbyento, habang papalapit ang kapanganakan ng Panginoon, ito rin sana yung hilingin nating biyaya ngayong gabi. Huwag sana tayong makalimot. Hindi dahil meron tayong mga nailista, hindi dahil meron tayong kailangang bayarang utang, hindi dahil yun ang tinuturo sa atin na huwag makakalimot, kundi yung hindi natin pagkalimot ay simpleng tugon lang natin sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Hindi natin pagkalimot
sa mga utos na ibinibigay niya sa atin. Hindi pagkalimot sa kalooban niyang Panginoon na ating sinusundan. Hindi pagkalimot sa mga alituntunin na sana ay ating niyayakap. Nang sa gayon ay maunawaan din natin kung papaano tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako. Mahabang listahan yung ating narinig. Paalaala na huwag sana tayong makalimot. Pero huwag lang sana nating makita yung hindi natin pagkalimot. Pero makita natin kung gaano kabuti ang Diyos, kung papaano niya tinutupad ng kanyang pangako, lumipas man ang matagal na panahon. Makita natin kung gaano katapat ang Diyos kahit na hindi tayo nagiging tapat sa Kanya. At kapag nakita natin yung biyaya, yung kabutihan at kagandahan ng Diyos, alam din natin kung papaano natin maibabalik yung kanyang kabutihan, yung kanyang kagandahan at yung kanyang pagmamahal para sa atin. Magsitayo ang lahat. Bilang mga taong marurupok at mahihina, idinudulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit, na dahil sa kanyang habag at pag-ibig, ay nagnanais na tayo ay maligtas at matutuhan ng katotohanan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kaparian, naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga, lalo na ang mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihan ng nasa bawat isa sa atin, maging mapagmahal sa lahat ng nakasasalamuha natin at umiwas sa paghusga sa nalilihis ng landas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naligaw ng landas at nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag at pagtatakwil, naway makatagpo ng pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mabuhayan ang loob at palakasin ng pagkabatid na sila ay mahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mamamahinga sa kapayapaan ng langit, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan at alalahanin natin ang mga taong humihiling ng ating mga panalangin at mga pinangakuan natin ng ating mga panalangin. Ama naming nasa langit, palakasin nawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ng mga alalahanin sa mundo ang aming mga pag-iisip at huwag nawang mapangibabawan ng kasamaan ng aming buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Simbang Gabi, tahimik, payapat, matinding.
si tayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tumawag tayo sa ating Ama.
Hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat. Narito si Jesus, ang ating haring darating, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.